ating channel. Ang video na i-share ko po sa inyo ngayon ay ang pagte-transplant ko ng aking asparagus fern. Ayan, ito po yung asparagus fern. Tinawag po siyang asparagus fern kasi family siya ng asparagus. Ang kanyang mga dahon ay katulad ng asparagus na vegetable, pero ito ay ornamental. Family lang siya ng asparagus, pero ornamental at hindi siya edible. Ito ay na-propagate ko through seeds. And parang 1 year na siya ngayon. At itatransplant ko siya sa aso. Pwede siyang i-propagate through division ng kanyang roots. Ayan yung roots niya, may mga laman. Ayun. Dapat yung laman hindi siya tatanggalin. Kasi parang yun yung buhay niya. Pag tinanggal, pwede siyang matuyo at mamatay. At itong asparagus fern na ito ay nagbubunga ng berry. Berry na kung hilaw pa siya ay kulay green. Then kapag nag-red ay matured na. And kapag red na siya, meron siyang mga seeds sa loob ng berry na pwedeng gamitin pantanim. Tulad nito, ito ay tinanim ko through seeds. Ang asparagus fern ay pwede rin itanim sa hanging pot. Pwede din itong gawing hanging pot. Ay pwede rin gawing hanging plant. Pero dahil ito ay isa lang, dito muna siya sa paso. And intayin natin siya na mag-fruits. Ang fruits nga niya is yung berry. Maliliit siya na bilog na kulay red kapag hinog. Kapag hinog, ibig sabihin matured na, pwede natin gamitin yung seeds na pantanim. At pwede din naman i-divide yung kanyang mga roots para ma-propagate, para mapadami. Hindi siya katulad ng asparagus na vegetable. Magkapamilya lang sila. Ganun. Napakaganda niyang tingnan and maganda gawing hanging plant. Ang ganitong halaman ay pwedeng gawing indoor. Pwede din naman sa labas, pwede din outdoor. Kung sa labas natin siya ilalagay, mas effective na doon sa may filter ang sunlight, yung hindi siya direct sunlight. Kasi pag direct sunlight, tapos maghapon, nag-yellowish yung mga dahon niya and matutuyo. Pero kung nasa shade siya or indoor, green na green yung dahon niya at napakagandang tingnan. Napakadami ko pa pong halaman na nakatanim sa polybag na kailangan i-transplant. Kaya kailangan kong gumawa ng malalaking pots para makapag-transplant tayo. Kasi ang daming kailangan i-transplant. Kapag bakanti lang yan, unti-unti akong nagtatransplant kasi mas maganda siyang tingnan kung nakapot. Ayan. Ang ganitong halaman, pwedeng everyday natin diligin lalo na kung walang ulan. Pero kung maulan naman and nasa labas siya, okay lang na hindi diligin. Hindi naman siya sensitive alagaan tulad ng ibang halaman. Kung siya ay nakatanim sa hanging pot, ayan, umaano siya, yung lumalago na papaganoon. Papaganyan siya. Pero kung ganitong sa paso na hindi naman hanging, ang tubo niya is pataas. Pababa lang kung nasa hanging pot. Iintay natin siyang magbunga para mapadami natin. Hindi pa din pwedeng i-divide yung roots niya kasi manipis pa siya.